Hi guys, welcome back to Lynn Quaresma Channel. At kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito. And bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo paano kayo magugustuhan ng kahit sino sa ating ituturo ngayon na ritual. Ito ay pangkalahatan o pwede ito sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. At pwede rin ito sa hindi pa kayo magkarelasyon, pwede rin ito sa iyong ex, pwede rin ito sa mga nagkakautang sa inyo, pwede rin ito sa karelasyon kung gusto mong mas mapaibig mo pa siya ng husto sa inyo, and pwede rin ito sa mga nagkakalabuan na upang manumbalik ang dating pagmamahal niya sa inyo. So, ayon, sa materialis naman is, kailangan lamang natin dito ng isang garapon. So, kailangan natin dito ng isang garapon na may lamang tubig. So, dapat po ay clear na garapon ang ating gagamitin at dapat po ay babasagin. So, dapat may takip din. So, again, garapon na babasagin and clear. So, yun po ang ating kailangan, and kailangan po ay takip. Di bale yung takip ay plastic, basta ang importante yung lalagyan natin is ano, babasagin, and lagyan natin siya ng tubig ng kahit ganito lamang. And kailangan din natin ng tatlong kutsarang asin. So tatlong kutsara pong asin ang ating kakailanganin. At kailangan po natin dito ng maliit na papel at panulat. So sa panulat, pwede kang gumamit ng color pen, pencil pen, ball pen, wag lang gumamit ng lapis. So kahit anong kulay po ng panulat ay pwede mong gamitin. Ang importante ito ay makapagsulat. So ayon, kapag ready na itong materialis na ating gagamitin is pwedeng-pwede mo nang umpisihan, ngunit kailangan na wala kang ibang iniisip na problema, walang gumugulo sa iyong isipan, at alam mo sa iyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin. Alam mo sa iyong sarili na naniniwala ka na matutulungan ka sa ritual na ito. Kailangan po talaga, number one, ang ating tiwala, and higit sa lahat, wala kang galit sa taong iyong gustong gawan ng ritual na ito. Yung tipong magaan po sa inyong loob ang inyong paggawa, na wala talaga kayong gina or wala kayong kahit nakatiting na galit. Yung kahit kanino ay wala kang galit dapat. So ngayon ay pwedeng-pwede mo nang umpisahan ang paggawa ng ritual kapag okay ka na. So ang una-una nating gagawin is, isulat mo lamang dito sa papel ang pangalan at apelyido yung taong gusto mong mapaibig sa inyo. Yung gusto mong magugustuhan ka. So, kailangan na alamin mo talaga yung totoong pangalan niya at apelyido. And kung sa ex mo naman, kung gusto mong manumbalik yung pagmamahal ng ex mo sa inyo, ay pwedeng-pwede mo itong gawin, or ang iyong partner na nanlalamig na, gawin mo rin ito, or kahit sa okay naman kayo, gawin mo pa rin ito upang mas lalo siyang mapapaibig sa inyo. So kapag nasulat mo na ito, isang beses lamang yung pangalan niya at apelyido mo isulat, ay tupiin mo lamang ito ng isang beses na papasok sa inyo. Hindi po papalabas. Dapat po ipapasok lagi. So, ngayon kapag naisulat mo na ito or natupi mo na, ang gagawin mo ay
ilagay mo siya dito sa loob ng garapon na may lamang tubig. Ilagay mo lamang siya at hayaan mo siyang kusa siyang malunod na pupunta sa baba. At saka mo siya, or kahit na ganito pa siya, ay ilagay mo na yung 3 kutsarang asin na ating ilalagay dito. So ilagay mo siya sa ibabaw, 3 kutsara po, at pagkatapos nun, kapag nailagay mo na yung 3 kutsarang asin, gamit ang inyong hintuturo, ay haluin mo siya. Pero hindi kailangan na matunaw talaga ang asin. Ang point lang natin dito is, yung hintuturo natin, gamitin natin sa paghalo dito upang mas mabigyan siya ng energy. So, ayun, haluin mo lamang siya at sambitin mo yung pangalan at apelyido ng inyong target at sabihin mo, mas lalo kang mapaibig sa akin or di kaya magugustuhan mo ako or di kaya manumbalik na ang dati mong pagmamahal or makipagbalikan ka na sa akin. Ito ay nakadipindi po sa inyong sitwasyon. Kung ano man yung sitwasyon ninyo ngayon, okay man kayo at gusto mo lang na mas maging okay pa talaga kayo, and sa mga nagkakalabuan na kung gusto mo manumbalik yung dati niyang pagmamahal, sa nagkahiwalay na gusto mong pabalikin, pwedeng-pwede mo rin itong gawin sa kanya. And ayun, pangkalahatan na ito na kung saan ay pwede mong gamitin ito na maging okay kayo sa inyong relasyon. At pagkatapos mo itong haluin gamit ang iyong kamay, basta hilingin mo lamang siya nang galing talaga sa inyong puso, and taos puso po talaga ang inyong mga kahilingan. Taos puso na tipong kiniklaim mo sa inyong sarili na gustong gusto mo talaga ito, kung ano man yung gusto mo para sa inyong magkarelasyon. And pagkatapos nito, kapag natapos ka ng humiling, ay takpan mo lamang itong garapon na ito. And kung magtatanong ka saan ito pwedeng ilagay, ilagay mo ito sa may altar kung may altar ka. Pero kung wala, ilagay mo sa ilalim ng iyong kama. Ngunit kung wala ka pa rin kama, ilagay mo na lang kung saan mo siya pwedeng ilagay. Pwedeng sa cabinet, sa loob ng cabinet, sa ibabaw ng durabox, sa may aircon, kung saan mo siya pwedeng itago na hindi pa pakikialaman ng ibang tao na ikaw lamang talaga ang nakakaalam or nakakakita nitong iyong ginawa. So, ayun, kunin mo ito after 7 days at itapon mo na ito sa labas. Kung may halaman ka, mas maganda na idilig mo ito sa halaman. And ayun, kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye bye everyone. God bless us all.